Worrying is like sitting on a rocking chair. Tumba-tumba. It keeps you busy, but it doesn't get you anywhere. Doon ka lang. Pars, alam mo yung problema ko sa pera, yung problema ko sa sakit, solve na. Paano na solve? Inalala ko lang. Maghapon, magdamag, hindi nga ako natutulog eh. Tingnan mo nga ako. Ang taong nag-aalala ay parang nagsasabi sa Diyos, Lord, naniniwala ako sa iyo pero hindi ako nagtitiwala. Paano yun? Insulto sa Diyos yun. Ang hindi paniniwala sa Kanya na maipapakita natin dahil sa ating pag-aalala ay hindi pagrespeto sa Diyos. Yes, maging concerned ka, pero alisin mo ang iyong pag-aalala. Yung pagpapaubaya talaga sa Diyos ng lahat ay pagpapakumbaba. Lord, hindi ko kaya, pero kaya mo ito. Alam kong tutulungan mo ako. Do not worry. Don't worry. Huwag mag-alala. Yan din ang madalas na paalala sa atin ng Diyos. Kaalinsabay po ito ng mabilis at madalas niyang sinasabi sa atin, huwag to tayong matakot. Bakit nga ba hindi tayo dapat nag-aalala? Two things. Simple lang ha, para mas madaling maintindihan, tandaan. Sapagkat ang worrying ay irrelevant at irreverent. Irrelevant kasi hindi nga po mahalaga. Anina, ni-research ko pa, kaya bahagya ako na late sa misa. Lagi kasi nating sinasabi, wala namang gamit yung appendix. Nakasasama lang. Kaya dapat tinatanggal yan. Anina, ni-research ko, meron palang gamit ang appendix. Hindi naman kasi yan ilalagay ng Diyos bilang parte ng katawan nating mga tao kung wala yung gamit. So, wag iisipin na ang appendix ay walang gamit. Naisip ko kasing ihalin tulad sa worrying. Eh, ang appendix may gamit. Kaya mahalaga pa rin. Ang worrying, wala. Wala talagang gamit. Nag-research pa ako uli. Meron bang itinanghal sa Guinness Book of World Records na taong pinakamagaling, pinakamaraming worries? Kasi yung pinakapangit, meron pa eh. Pero yung pinakamaraming worries, wala. Kaya ang pag-aalala ay walang halaga. Sabi nga po nung isang quote, worrying is like sitting on a rocking chair. Tumba-tumba. It keeps you busy, but it doesn't get you anywhere. Doon ka lang. Sa lugar na yon, hindi ka lumalayo. So, we can worry all day, all night, all week, all month, all the days of our lives. Pero walang maidadagdag sa atin. Walang positibo. Puro pa nga negatibo. O sige nga, meron bang taong nagsabi sa'yo, Mars, alam mo yung problema ko sa pera, yung problema ko sa sakit, solve na. Paano na solve? Inalala ko lang. Maghapon, magdamag, hindi nga ako natutulog eh. Tingnan mo nga ako. Hindi na ay bagsto eh. Nakikita mo sa mga makata ko, ay lagi just na yan. Laging namamawis sa mga kamay ko, pati mga paa ko. Kasi kinakabahan ako eh. Kasi baka magkaganon, baka magkaganito. Laging mainit ang ulo ko. Laging nakakunot ang noo ko. Lagi kong nasisigawan ng asawa ko, pati mga anak ko. Wala na akong ginawa kundi mag-alala. Ay, effective try mo. Solve na problema ko. By the way, yun nga palang nagsabi niyan ay si Sisa. Kaya itry nyo rin ha, nang pati kayo, maloka na. Walang ganun, Mars. Walang nadadagdag na mabuti ang pag-aalala. Puro pa nega. Kasi pag nag-aalala ka, malulungkot ka. Pag nag-aalala ka, hindi mo magagawa ang mga dapat mong gawin, ang mga dapat mong isipin. Mapapabayaan mo ang sarili mo, pati pakikipagkapwa ang tao mo. Magkakasakit ka, mamatay ka. O diba, sabi ng ating Panginoon sa Matthew 6:27, may maidaragdag ba kahit isang araw sa buhay mo ang pag-aalala mo? Wala! On the contrary, dahil sa pag-aalala, marami ng buhay ang nabawasan ng hindi lang ng isang araw, baka isang taon, dalawang taon at marami pang taon dahil sa pag-aalala. Hindi nakadaragdag, nakababawas pa. Kaya hindi mahalaga. Lubayan yan. Huwag mag-aalala. Worrying is irrelevant. Ikalawa, hindi na mahalaga, masama pa.
Bakit? Worrying is irreverent. Irreverence to God. Hindi panggalang. Hindi pagrespeto. Ang taong nag-aalala ay parang nagsasabi sa Diyos, Lord, naniniwala ako sa iyo pero hindi ako nagtitiwala. Paano yun? Naniniwala kang makapangyarihan siya pero hindi ka nagtitiwala ang gagamitin niya ang kapangyarihan niya pabor sa iyo? Naniniwala kang mapagmahal siya pero hindi ka nagtitiwala ang mahal ka niya? Naniniwala kang mabuti siya pero hindi ka nagtitiwala ang i-apply niya ang kabutihan niya sa iyo? Lalo na ngayong meron kang problema? Insulto sa Diyos yun. Walang pagrespeto sa Diyos yun. Siya na nagsabi na napakaraming beses, huwag kang mag-alala, huwag kang matakot. Siya na nag-assure sa'yo na mas mahalaga kang di hamak sa milyong-milyong mga mayang pinapakain niya kahit hindi nanghihingi sa kanya ng pagkain ng mga maya. Siya na nagsabi sa'yong mas mahal ka niya at mas inaalagaan ka niya kaysa sa mga magagandang halaman na iyong nakikita. At higit sa lahat, siya na nagpadala ng kanyang bugtong na anak para lamang iligtas ka. Ang hindi paniniwala sa kanya na maipapakita natin dahil sa ating pag-aalala ay hindi pagrespeto sa Diyos. Eh, Father, anong magagawa ko? Siyempre, concern ko pa rin yung health ko. Concern ko pa rin yung kabuhayan ko. Concern ko pa rin yung kinabukasan ng mga anak ko. Eh, hindi naman sinasabing hindi mo maging concern eh. Ang sinasabi, yes, maging concern ka, pero alisin mo ang iyong pag-aalala. Ang concern kasi ay yung maisip mo paminsan-minsan at iisipin mo lang siya kung kailan mo gustong isipin. Kasi meron kang mga ibang dapat gawin at ibang iisipin. Kasi may ibang buhay ka rin. Concern mo kasi, alam mo, aware ka, and you are dealing with it, much more you are praying for it. Pero yung worry, wala kang control. Ginagawa mong pagkain. Kung si Kristo, doing my Father's will is the food that sustains me. Ikaw, worrying is the food that sustains me. Pero hindi ka binubusog, nilalaon, ginugutom, pinapahina ka pa. Ang pag-aalala mo, kinakarir mo ang pag-aalala mo. So sabi nga, yung when it comes to concern, we own our concern. When it comes to our worry, worry owns us. Eh, hindi dapat ganun. At ang sikreto doon ay yung sinasabi po sa 1 Peter 5:7. Ang sabi ni San Pablo sa 1 Peter 5:7, cast all your cares to God because He cares for you. Ibigay mo ang lahat ng concerns mo. Ibigay mo ang lahat ng worries mo. Ibigay mo ang lahat ng anxieties mo. Yung mga causes nito sa Diyos. Why? Because He cares for you. Father, ginagawa ko naman yun eh. Kapag nagdarasal naman ako, sinusuko ko sa Kanya, ang lahat. Eh, yun naman pala eh. Eh, bakit ka pa rin nag-aalala? Kung binigay mo sa Kanya, bakit pag alis mo dito, dalalalal mo pa rin yung mga isinuko mo sa Kanya? Ibig sabihin nun, hindi mo talaga binigay sa Kanya ang lahat. We are missing that most important word doon sa 1 Peter 5:7. All your cares, cast all of them. Hindi sinabing cast yung 99.9% cares mo. Hindi. Cast all your cares to Him. Lahat ibigay mo sa Kanya. Sapagkat sige ka, kapag yan ay hindi mo ginawa, nag-aalala ka na, eh, sabi ko nga, ikakasala ka pa. Alam po ninyo, ang sabi dun sa mga naunang bersikulo, in fact, isang bersikulo lang. So 1 Peter 5:7 o ano? Ano yung po yung nauna? 1 Peter 5:6. Ang galing. Ang sabi sa 1 Peter 5:6 ay magpakumbaba kayo sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa mga mapagkumbaba samantalang sinasaway niya ang mga mayayabang. Something like that. It's about humility. Pagpapakumbaba. Eh, magkadugtong po yan. Ang sabi sa 1 Peter 5:6, magpakumbaba. Ang sabi sa 1 Peter 5:7, cast all your cares to Him. Kaya, casting all our cares to God is humility. While carrying all our cares or some of our cares ay pride. Yung pagpapaubaya talaga sa Diyos ng lahat ay pagpapakumbaba. Lord, hindi ko kaya. Pero kaya mo ito. Alam kong tutulungan mo ako.
Ula ngayon, hindi ko na masyadong aalalahan nito. Isipin ko paminsan-minsan. Pero hindi araw-araw, hindi minuminito, hindi segundo-segundo. I'm casting all my cares to you. On the other hand, carrying even some of our cares, Lord, I got this. Kaya ko ito. Kaya ba ganit? Kaya, huwag po tayong masyadong nag-aalala. Hindi na yan mahalaga. Masama pa. Mamumroblema ka na. Hindi ka pa kalugod-lugod sa kanya. Diba? Double suffering yun. Kinakailangan mo ng tulong. Hindi pa nalulugod sa iyo ang Panginoon. Ito sana ang ating makita, mga kapatid, sapagkat lahat tayo may mga alalahanin sa buhay, ibigay natin ang lahat ng alalahanin na ito sa Diyos. Upang alalahanin man natin ay paminsan-minsan lang, sapagkat alam natin, ito ay inaalala at ginagawa na ng paraan para sa atin ng Diyos.